All right, guys, I'm so excited. Welcome to Mindrev. This is a very special episode because matagal ko nang inaanap tong tao na to at gusto ko talaga siya ma-interview kasi ito yung gusto kong hukayin at kalikutin ng utak at kaluluwa dahil mayroon akong gustong ipalabas sa mga tao. Dahil di ko alam, for some weird reason, I don't give a fuck if you hate me about this, but I really understand this person and gusto kong ipakita na tao to at may feelings to at may utak to at may kaluluwa to, because we have to trust in humanity's goodness. Hindi to mangyayaring may klaseng tao na controversial lang basta, tapos hayop lang talaga siya, tapos wala siyang pakialam sa mundo, sa sarili, sa pamilya. Wala pong ganun, at papatunayan natin yun ngayon. Ladies and gentlemen, this is Sander Ford. Thank you so much for being here. Thank you. Well, so guys, wala na tayong ano, I do not have to introduce you. Yes. Who you are, they all know who you are. So welcome to all his haters. Hi, I hope you're watching really, because this is for you. And those who are curious, salamat nandito kayo. At yung mga walang pakialam, okay lang, nandito kayo, okay lang, you're wasting your time for us, good job. So, I'm Mr. Speaks, and napanood mo na may videos ka ba? Yes, well. So, dive na tayo, diretso tayo, Sander. Okay, ikaw kasi yung pinaka-hated na tao sa Pilipinas. Alam mo to, di ba? Tama? Opo. I'm sure hindi ako ang unang nagsabi sa inyo. Alam mo to, title mo yan. As in, ikaw ang pinaka-hate ng mga tao. Araw-araw ng buhay ko, punyeta, lahat ng pagganon ko, ikaw, lahat ikaw, mga post yun ng mga iba-ibang tao, keso meme, keso ganito, keso quotes na ang hayop talaga. As in, sirang-sirang-sirang-sira ka. Sa Pilipinas, pare, wala nang masisira pa sa'yo. Do you know this? Yes, po. Yes. Naiintindihan mo to? Yes, po. Sa tingin mo, sino may kasalanan nito? Nang buong yan ah, yung sira mo. Ako din po. Ikaw din. Pag din, may kasamang iba eh. Sino yung iba? Yung mga ibang social media influencer na... na bumanat sa'yo? Yes. So, you're saying social media influencer. So, hindi mo sinasabi na fans or mga tao or netizens? Hindi. Siguro po, kasama na din po sila. Oo, kasama sila. Pero... okay lang ba sa'yo mag-drop ng name kung sino, sample ka lang ng isang pangalan na pumanat sa'yo na social media influencer? Si Makagago. Okay. Ano pa nag ko yun? Ay, napanood ko ba yun? Yeah, oo, napanood ko yun. So, okay, si Makagago. Nag-usap na ba kayo? Yes po. Bali na kayo? Yes po. Okay. Oh, good yan. Good yan. Tinutulungan niyo po ako ngayon. Okay, nice. No, actually, si Makagago, isa pa yun. My followers are forcing me na, uy, interview mo si Makagago. Pero actually, si Makagago is a nice guy. And a very intelligent guy. Sabi nga niya, di ba, na trabaho niya lang manggago talaga. Hindi talaga siya ganun. Yes po. Yun. So, dahil yun yung, ano, yung hate na hate ka ng tao, tell me nga, yung unang-unang wave ng hate sa'yo ng mga tao, anong naramdaman mo? Kasi, umiyak, na-depress ka ba? Umiyak-iyak ka ba? O, tigas mo talaga? Hindi. Ano, yung, actually, nung, first po ng pagkasigat ko, ang na-realize ko po nun, parang nung una po, medyo nasasaktan ako sa mga, sa bashing. Right. And then, na-realize ko na parang hindi naman ako nabuhay na para masaktan sa mga sinasabi nila. Kasi first of all, nung hindi pa ako sikat, marami na talagang may ayaw sa amin. Like yung mga chismosa namin kami. Bye! Oo, napanood ko yun eh, nung red hair ka pa. Yes po, yun. So, tinuloy ko pa rin, ginarab ko pa rin yung opportunity na yung pagkasikat ko. And then, dun ako na parang first time ko na lumagpak. Tapos, parang ang sakit kasi syempre, binuli ka na. Tapos, ano, tinanggal ka pa sa trabaho. Tapos, wala ka pang kita. Parang ang sakit. I'm sure umiyak ka. Yes po. Nights, sa gabi, ganun. Na ang sakit ng mga siguro nababasa mo. Siguro po parang ano, parang, kasi that time nung nagbabasa ako ng mga ganyan, parang, iniisip ko lang na ano eh, na nung una masakit. Pero nung na-realize ko na ako lang ba yung ganito sa mundo? Ako lang ba yung nakagawa na ito? Siguro madami naman, hindi lang talaga sikat sila. So ako lang yung nakikita, parang gano'n. Oo, kasi nasa iyo yung camera eh. So, ganun. So, punta tayo sa ano, kasi alam naman na lahat na hindi yan yung mukha mo talaga. Diba? Dati sabi nila, ikaw pinaka-pangit sa mundo eh. So, anong balak mo nun? Paglapit sa'yo at sinabi sa'yo, pagandahin ka namin, ano naisip mo?
ito po yung ano, yung totoong kwento nun kasi hindi ko yun sinabi sa ano eh. Sa lahat ng vlogs ko, sa lahat ng mga videos ko, hindi ko sinabi yun. Yung totoo talaga nun, ako po talaga yung ano, nag-chat po sa kanila, like, parang, ano, nag-represent ako ng sarili ko na, kasi yun yung parang maging goal ko, para sumikat ulit ako na, siguro kung may mababago sa ano ko, sa physical ko, baka mabago din yung tingin ng tao, which is hindi naman nangyari. Parang siguro may iilan lang, pero ayun. So, diretso na tayo dun sa nung gumanda ka na, ano? Kasi syempre, everybody said, ito na talaga, gusto mo talagang gumanda para lang magustuhan ka ng mga tao. Yun lang talaga goal mo? Opo. As in yun talaga goal mo? Opo. So, nung nag-fail siya, itangina. Ang sakit. Parang kumuha ka ng ano ng bato tapos ipopop ko lang sa ulo mo. Oo, ganun, di ba? Kasi tangina na nagpaganda na ako lahat at tangina na inaaway niya pa rin ako. Opo. Ganun. Opo, ganun. Opo. Buti hindi mo naisip magpakamatay. Ay, dumating na po ako dun sa times na ganun. Kailan yan? Way back 2018. Ano yung mga nangyari yon nung lahat na maganda ka na? Ay, hindi pa po yun. Lahat ng mga nangyari sa akin, like, yung mga, nagyabang daw ako sa loob ng isang kumpanya. Ah, after. Tapos yung mayor daw ako binuli na artista. And then, may isa pa akong nang ginawa na sa management ko. And then, after nun, parang na-realize ko, parang, ano, ba't sa akin yung sinisisi lahat ng mga ganyan? Ako lang ba yung nakakagawa ng pagkakamali? May mga artista rin or may mga influencer din nakakapagsalita. Alam mo bakit? Kasi ikaw pinakamadali i-attack eh. Ganun naman talaga yung mga Pilipinong walang mga modo. They will attack who's weak. Yun. Because sino ka ba sa mata nila, di ba? Hindi ka naman si John Lloyd, hindi ka naman si Piolo, hindi ka naman si Sander Ford ka lang eh. So, sirain ka talaga nila. Opo. Di ba? Ganun talaga mga hype ng Pilipino ng mga netizens na walang pakialam. Opo. Sander, when you change their face and then they attacked you, alam mo, naisip ko talaga, as in, oh my God, it did not work. So, sa lahat ng sinasabi nilang ang gago mo, ginanito mo, si ano, nagbastos ka sa ganito, sa ganito. Sa 10 balitang ganun, ilan doon ang tama sila? Kunyari, 10 yung lahat. Ilan doon ang tama yung sila? Yung mga nagawa kong pagkakamali. Nagawa mo talaga. Actually, hindi po, wala pong scripted doon, hindi po script yung buhay ko. Lahat ng mga nangyari po doon, totoo po yun. So talagang nanggago ka, nambasos ka, nagyabang ka, talaga totoo? Iba lang yung way ng term ng pagkakasabi nila. Hindi ako nambastos. Siguro, nabastos. Sometimes nakapagsalita ako ng hindi maganda, pero natural lang naman po sa tao nakakapagsalita ng ganun. Hindi lang naman po ako. And then, yung yabang, natural din sa tao po yung yabang, pero hindi po yabang in person. Parang like nito po, sumisigaw po ako, tignan, di ba? Pero ito na po yung normal ko, ito na yung pinakamahina. Hindi ko na kaya painaan pa yun. So, akala nila, sumisigaw ako, mayabang ako. Pero in person, hindi naman. Kasi sa totoo lang po, hindi ko naman, pag nakausap nila ako, hindi ko sila pinapansin, hindi ko sila kinakausap. Kasi hindi po naisnabero ako. Kasi ayoko pong ma-judge ng biglaan na kapag, uy, kamusta ka na? Salamat sa ano. Tapos sabi na, hindi naman ikaw yung kausap ko. Parang natatakot po ako na okay. Na mag, ano po, ang tawag ma-reject. Yun po. Yun yung totoo. You had so many fears, malamang, kasi hindi ka naman sanay eh. Opo. Tsaka ibang klaseng mundo to, Sander, yung pinasok mo, ibang klaseng mundo to eh. Kinakain nila ng buong buo yung mga tao dito sa showbiz, pare. I've been in showbiz for 31 years. Feeling ko nga po parang napalad ko na po kayo before eh. Oh, madami na. 31 years yon. At tito ko si Francis Magalona, yes. Si Marita Zobel, tita ko, etc. Sila Debra Liz, tita ko yan. Mahirap talaga dito sa mundo nito. Kaya nga nung pumasok ka, tapos pinapanood kita, sabi, shit, kakainin to. Eh, pero mukhang matapang ka naman talaga. Bigyan mo nga ako ng isang talagang sobrang maling ginawa mo na talagang aminin mo ngayon na. Na maling nagawa ko. Yung talagang solid. Yung ano totoo talaga. Yung dati po kasi. Yung pinaka-hype mong nagawa. Pinaka-hype. Yung pinaka-grabe. Yung talagang, oh shit, talaga nagawa mo yan. Oo, sorry. Yun lang po, siguro yung ano, nagmura ako ng ano, ng isang tao. Parang gano'n. Bakit? Kwento mo sa akin ng mabili. Kasi siya po yung may kasalanan. Anong ginawa? Kasi parang, ano, yung una po kasi, nag-a-approach siya sa akin. Pero nag-viral din po yun. Nag-a-approach siya sa akin ng picture. Nagmamakaawa siya. He said na parang, ano, na idol kita, pumunta pa ako all the way to, ano, somewhere, tapos para lang mapapapicture sa'yo, sana mapagbigyan mo ako. And then,
ang sabi niya sa akin, ay ang sabi ko sa kanya, sige go, picture tayo, dinilapitan ko siya, may live pa yun, dinilive pa niya ako. And then after nun, nalaman ko, nag-post siya, to, parang one day, ay, after nung gabi na yon, sinabi niya, ang pangit to pala sa personal, gago ka, sayang lang yung pamasahe ko, nag-grab pa ako ganto-ganto, pupuntahan lang ito, tapos walang kwentang tao lang pupuntahan ko, yun yung pinost niya. Ngayon, pinost ko siya, sabi ko, ikaw pala putang ina mo, ginanong ko talaga siya, sabi ko, kung ayaw mo mapapicture sa akin, sana hindi ka na lang lumapit. Sa totoo lang, ikaw naman yung nag-ano sa akin, yung nagpumilit na, sana, ano, papicture ako kasi malayo yung pinagalingan ko. Siyempre ako, parehas lang tayong ano tao, parehas lang tayo, may awa din ako sa tao na ganun, malayo ka pala. Lumapit ako sa iyo, 'di ba? Nakita mo sa live mo, in-screenshot ko pa 'yang pinost ko. So totoo, 'yan totoo, 'yan totoo. Totoo 'to. Nag-viral nga po ito, may ebidensya. Kung sino ka man, fuck you for doing that. You fucking deserve it. Why would you do that? Kung ako ganunin mo, putang ina mo at buong pamilya mo, 'yun ang sabihin ko. Totoo. This is Mr. Speaks, fuck you and everyone who does that. Kaya naman pala, why not? Sana in-explain mo din yan. Na-explain ko. Hindi ko po in-explain. Okay lang yan. Okay. Ngayon. Sinabi ko nila. Malaman ng mga tao. Ako na nga yung binuli. Ako pa rin yung masama. Ako na nga yung pinos. Ako na nga yung nagpa-picture ng maayos. Ako pa rin yung masama. Dahil nga nagmura ako. So, wala pala ako. Ay, dito ko lang na-realize na wala pala akong karapatan. Lahat ng social media influencer, lahat ng sikat, wala pala kaming karapatan na magalit sa inyo. Kaya lang po. Kaya nung isang araw, sinabi ko rin yan. Kung gusto kong pumatol at makipagmurahan din, huwag niyo akong pakialaman. Kasi minumura niyo rin ako, di murahan ko rin kayo. Yun po. At nasa Biblia niyo yan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Diba? Yes, parating na lang silang, the Bible said, just religious freaks. Anyway, dude, let's go to your girlfriend. Yes. Okay. Ayun. So, yung girlfriend mo, ni-rape mo, binanatan mo, binastos mo, ginamit mo. Ano man sabi mo? Dun sa issues po na yun, actually... Gusto ko na totoo ha? Yes, totoo. Ito. Actually, yung girlfriend ko po, ito po talaga, hindi niyo po kasi alam dun eh. Kinuwento niya lang ng ex-girlfriend ko dun, parang siguro inano yun na lang, sinamarize na lang. First of all, naging girlfriend ko po siya way back 2015. 13 years old siya, 17 po ako. So, nagtanan na po kami noon. Ganun pa lang po kami. Tanong kami na minor de edad. And then, pinahiwalay kami ng magulang niya. So, natural na kaming ma-DSW. And then, after that, siguro 2 years more, parang ganun na, nagkabalikan po kami. And then, yun na naman, nagkahiwalay kami. And then, ito na yung last, na nagkabalikan po kami, na may ganito na yung nangyari. Pero, this time kasi, akala ko, sabi niya kasi sa akin, kaya ako bumalik sa kanya, sabi niya, matured na kami. Kami dalawa. So, doon tayo sa sinasabi niya na binugbog ko siya or nirape ko siya. Siguro, ito, real talk po ha. Yung, gusto ko yung hindi mo pa nasasabi kahit kanina. Yan, real talk to. Real talk po ito. Kung yung sinabi niyo pong rape, yun po, itatanggi ko po yun. Yung sinabi niyo pong binugbog, itatanggi ko po yun. Kasi, first of all po, hindi po ako pwedeng manakit. Bakit ka mo? Bakit po ako mananakit? May nanay ako. May kapatid akong babae. Dalawa pamangkin ko. Tapos, tatlong beses na ako niloko nun. Tapos, bumalik pa rin ako sa kanya. So, it means, mahal na mahal ko po yun. May mga, ano po ako, tawag dito, yung mga nakakita, Witness. Pag ilang beses ako lumuhod sa kanya, na ilang beses ako lumuhod sa harap ng maraming tao na nakakahiya, lalaki ako, tapos sikat ako, tapos luluhod ako para sa isang babae lang. Pero hindi ko siya tinignan sa babae lang kasi hindi siya dapat nilalaki. Pero okay yun. Kung lumuhod ka para sa kanya dahil maano siya, okay yun. Yung lumuhod po ako. Okay. Ngayon, ito yung totoo. Yung rape po, hindi po totoo yun. Kung may nangyari po sa amin, oo. Bakit po? Kasi po, mag-jowa po kami. Okay. Nakatira kami sa isang bahay. Oo, wala. Alam na natin lahat yan. So may nangyari sa nag-sex sila and everything. Pero eto, pinilit mo ba? Hindi ko siya pinilit. Kaya saan nandang yung rape? Yun. Ayun ang wala naman uso kung walang apoy. Hindi ko po alam kasi that time baka na... dahil mayaman ka, may pera, ano, sikat ka, gusto ko lang mo. Hindi ko. Ako hindi ko na siya dinadge. Baka lang. Hindi ko sinasabi yun. Hindi ko na siya dinadge. Actually, friend na po kami ngayon. Okay, yun. Sabi ko sa kanya, nasaktan kita pero hindi physical, emotional. So, never mo siya tinanong? Uy, ano yun? Ano yung rape? Hindi po, tinanong ko po siya. Ano naman sinabi ngayon po, ang sabi ko po sa kanya, sabi ko, sa totoo lang, hindi kita sinaktan. Alam mo yan, sabi ko sa kanya, mahal kasi tawag namin. Alam mo yan, never kitang sinaktan. Nasaktan kita pero hindi physical, emotional. Bakit? Kasi niligawan kita, pinapunta kita dito, tapos maralaman mo lang, meron akong gatong jowa, tapos sinisigaw-sigawan lang kita. So,
nasakta kita emotional, pero hindi physical. Kasi ever since, yung pasanay na nakuha mo na yan, lagi ka naman may ganyan eh, kasi nabibideo call po kami. O video call na yun na, pero may pasa siya. Bakit? Kasi pag tuwing meron po siya, kilala na ganyan, ganun, mapasa. Napapasa po siya. So, ano sagot niya sa'yo? Ang sabi po niya, hindi, ang wala na po eh, hindi na po siya nag-reply doon na parang smile na lang, smiling face, tapos that's oh, all, shit. Naging friend na lang po kami, okay, pinatawad niya na lang ako, sabi ko patawarin mo na lang, kung may nagawa mo lang pagkakamali sa'yo, sorry, okay, sorry, kasi lalaki ako, babae kayo, mas lamang ka, okay, siyempre dapat mamahalin kayo, babae kayo, so kung may nagawa akong kasalanan, sorry, sana mapatawad mo ako, sana para sa pamilya ko, mapatawad mo. So, napatawad ka na? Opo. Okay. Friend, actually ngayon, sikat na siyang streamer, tinulungan ko. Ah, talaga? Ano yes, ba na niya? Isa Cabreras po. Ah, okay. So, kamusta pamilya niya, yung dalawa? Okay na rin po. Nagpatawaran na po kami, okay, as in. So, kamusta mama mo? Ngayon po, actually si mama wala po work, pati si papa. Tapos si papa ko po, na mild stroke, nung last month. And then, ako lang lahat nagsasacrifice nung gastos. Actually, wala talaga akong trabaho po ngayon. Wala akong ano, walang source of income. Actually, YouTube, alam namin lahat yun. Yung YouTube ko, ano po yun? Demonetized. So, pag it means walang sahod yun. Ang Facebook ko, reported. So, hindi siya ma-apply as a AdSense. Star image ka pa rin? Opo, pero tapos na po ako ng kontrata. 5 years na po ako ngayon. As in ngayon na? Ngayon, birthday ko ngayon may 11. So, ang release ng kontrata ko is... Pagkaga birthday mo may 11? Yes po. Birthday namin in 2 days. May 3 kami dalawa. Opo. Oh, mama ko po may... So, Taurus ka? May 10. Taurus po. Ay. May 10 po yung mama ko. Magkasunod din yung mama ko. Wow! May friend din kami. May 16 naman. Pamangin ko kami 16. Opo. Okay, alubet. Nice. Okay, gusto ko yan. So, okay na kaya... So, naiintindihan kayo. Wala kang work. Blah. Pero, diretso lang. Yeah. May pera ka pa? Wala na. So, paano to? Paano yan? Paano actually, ba? Ano po? Tinutulungan ako ng iba kong mga friends, like ngayon nag-agent ako sa online sabong, and then parang ito katulad nito, yung mga katulad po ninyo ng mga bago kong friend, they helped me na bigyan kita ng ano, ng content. Yung content mo, kung kailangan ko ng content, bibayaran kita kahit 3,000, 5,000. Meron akong ibibigay sa'yo mamaya na lang. Hindi ko nasasabihin dito, may ibibigay ako sa'yo ano, konting gift to. Pero ano yan, makakatulong yan. So, dahil ngayon, magkaibigan na kayo, sabi mo? Ano nangyayari? Hindi kayo ulit? Pwedeng sabihin ko na po dito yung na-realize ko, yung para matutunan ko. Sige, go. So, ngayon po kasi, kung tatanungin ako, if nababalik po pa ba siya in the fourth time, natutunan ko na parang, one is enough, two is too much, three is no more. So, kung dadagdag pa ako sa pang-apat, panga na ako nun. Correct. Kasi, nakulong na ako, baka susunod dito, ipapatay na ako. Kasi, ito na eh. So, di ba nakulong ka nga? Di ba? Ano nangyari sa loob? Kwento ka lang. Kwento ka lang, hindi mo pa nakakwento. Doon, na-realize ko po doon, hindi pala ganun kahira, ay kadali yung sa loob ng kulong. Akala ko, pag nasa kulong ako, masarap ang pagkain. Hindi. Ang baho nung sa tabi mo, may yung mga ihi nila na nakalagay sa bote lang, nandito sa gilid mo lang. Tapos, yung may mga, alam, hindi ko alam tawag yung baktol ba tawag din. Yung amoy na parang kahit nandito, umalis ka na, nandun pa rin. Nandun siya as in. Buti hindi ka binanatan dun sa loob. Hindi, kasi ano lang po ako din eh, parang overnight lang ako din after nung umaga pinag. Wala kang kasama? Wala kang kasama? May kasama po ako nung una, tapos pinalis po, parang iniwalay na lang. Hindi naman po. Actually, pa-picture pa nga. Dapat nga pa-picture pa sila eh. Kasi wala sila cellphone eh. Pero yun nga, natakot ako kasi sabi ko, buti naman po sa Maynila, sabi sa akin. Kung sa Manila, sa Antong, Bilibid. Sa Bilibid daw mismo yun. Oo. Talaga. Doon kasi hindi wala silang ano yung mga ate-artist. Oo, tsaka doon, pumapasok ako doon eh. 6 years akong pumanong doon. Po. Grabe sila doon. Pero, yun, buti yun ang nangyari sa'yo. Pero, so, overnight lang pala, pero I'm sure na-realize mo, natakot ka ng pala. Yes, opo, sobra. As in, natakot. Hindi ako natakot para sa sarili ko, natakot ako para sa pamilya. Dahil yung mga mamunga, yes, stress, lahat, ganun. Opo. Shit! We talked thoroughly, malalim, mababa, lahat na. So far, so ito lang kaya namin gawin ngayon, pero may balak pa kami gawin na for further story sa buhay niya talaga na ano, hindi dahil look guys,
hindi dahil siya si Sander. Hindi. Dahil siya ay isang tao na pwedeng may pinagdaanan na pwede niyang pulutan ng aral. Yun lang yun. I mean, you may say na, so kung may documentary pa ng buhay niya doon sa loob ng bahay niya at sa nanay niya, so what? Sino ba siya? Hindi nga yun yung point. Ang point is, hindi dahil si Katya, because he could have been another person. Pero kung interesting naman yung nangyari sa loob ng bahay nila, at malalaman natin at makapagpulo tayo ng matutunan doon, why not? Diba? We even watch strangers' stories in Netflix, YouTube. Hindi naman natin sila kilala, sino ba sila buhay natin, pero pinapanood natin. Bakit? Kasi interesting. So, we are going to try our best to para isiwalat pa yun, yung mga interesting stuff na marami pang kwento. Kung malamang, 24 na to, marami na yun. Marami na napagdaanan yan. So, hindi to bobo, hindi to pangit, hindi to gago, hindi siya hayop, at hindi siya karapat-dapat na patayin at mamatay na na wini-wish nyo. Because this guy is a person, and God loves this person, and God supports this person. Whoever his God is, it doesn't matter. And whatever he's going to be like in the future, kailangan natin supportahan yan kasi isang taong nabubuhay pa to at may buhay pa na parating na madami pa na oras. Pagbigyan natin ng pagkakataon tong tao na to. Not because he's Sander Ford. I don't give a fuck about that. What I give a fuck about is this guy who's 24 na may balak pang magbago at ayusin buhay niya. I want to give him a chance. Me, Mr. Speaks. That's why I'm doing this video. So if you don't like this, then you can go fuck yourselves and get the fuck out of our lives and just destroy your lives.